Welcome sa Pinoy Movie Recaps at magandang araw. Sa araw na ito, ipapaliwanag ko ang isang American biological drama film na may pamagat na The Social Network. Ito ay ipinalabas noong 2010. Warning! Spoilers ahead! Ang kwento ay magsimula noong 2003 bago pa sinimulan ang Facebook na ngayon ay ginagamit ng karamihan sa atin. Merong magkasintahan sa isang bar na si Mark Zuckerberg at Erica Albright. Noong una masaya pa silang nagkwentuhan ngunit hindi nagtagal na uwi ito sa away at hiwalayan ng dalawa dahil sa sobrang talino ng binatang si Mark pakiramdam ng babae na hindi nabibighani ang lalaki sa tipo ng edukasyon na meron ang dalaga. Umalis ang babae at naiwan si Mark ngunit dinagtagal nagmamadali itong umuwi sa Kirkland House at pagkatapos nagpost ito ng hindi magandang blog at sinisiraan niya si Erica. Merong website ang Kirkland House na tinatawag nilang Kirkland House Facebook na kung saan merong mga larawan ng mga estudyante at ang roommate niyang si Billy Olsen na kaisip ng idea na pagtabihin nila ang larawan ng isang babae at isang hayop at pwedeng bumoto ang lahat ng mga estudyante online kung sino sa dalawang larawan ang mas maganda. Pero ang ginawa ni Mark hindi siya gumamit ng larawan ng hayop kundi dalawang larawan ng mga babaeng estudyante ang pinagtabi nito sa kanyang website na FaceMash. Dahil ang mga batang ito ay mga computer programmer, madali lang sa kanila ang gumawa nito kaya nag-umpisa agad si Mark. Kailangan ni Mark na maraming larawan ng babae ngunit kukunti lang ang mga larawan ng babae sa website ng House of Kirkland kaya naisip niyang ihack ang ibang fraternity houses dahil may kanya-kanya silang websites para makakuha ng maraming larawan ng college girls galing sa database ng mga ito. Mamaya pa ay dumating si Eduardo na nag-iisang kaibigan ni Mark at kailangan nito ang algorithm ng binata para matapos ang ginawa nitong FaceMash site para sa gagawin niyang ranking ng mga estudyanteng babae at tanging si Wardo lang ang magaling pagdating sa algorithm. Nung matapos na ang site na ginawa nila, ipinadala nila ang link sa pamamagitan ng email sa mga kalalakihan at nag-umpisa na ang butuhan at hindi nagtagal dumami na ang nagbukas at gumamit ng site kaya tumaas ang internet traffic sa Kirkland House galing sa laptop ni Mark. Ito ang naging dahilan na napansin agad ng Harvard Arts and Science Computer dahil malapit nang mag-crash ang network nila. Samantala nag-alala si Eduardo at gusto niyang ipatigil ang ginagawa nila pero hindi nakikinig si Mark sa kanya at hindi nagtagal nag-crash na ang network ng Harvard dahil hindi na kayang ma-handle ng system ang traffic na 22,000 sa isang oras lamang pero hindi natakot si Mark at sa halip parang natuwa pa ito. Samantala dumating ang balitang nag-crash ang network ng Harvard dahil sa isang nerd sa Kirkland House sa mga tenga ng kambal na si Cameron Winklevoss at Tyler Winklevoss na naghahanap din ng programmer para may pagpatuloy ang pag-set up ng website na idea nila na hindi pa natapos kaya nagkaroon sila ng interest na kausapin si Mark. Sa kasalukuyan sa administrative board hearing sa kaso ni Mark sa Harvard, inakusahan siya ng intentional breaching security, violating copyright, violating individual privacy sa pamamagitan ng paggawa niya ng website na FaceMash at naharap din siya sa violation of university policy. Pinagsalita si Mark bago mag-umpisa ang hearing at sinabi ng binata humingi na siya ng tawad sa mga houses at sa mga babaeng na involved pero ang nakapagulat sa lahat ng taong nasa loob ng hearing ay humingi pa si Mark ng recognition para sa ginawa niya dahil deserve niya daw ito sapagkat wala pa sa mga estudyante ang nakagawa ng ganito. Nagsalita na din ang head ng security ng Harvard Network na hindi nila kailangang magbigay ng recognition para sa ginawa ng binata dahil sophisticated ang network nito at ang katotohanan na alaman nila ang ginawa ni Mark sa loob lamang ng 4 oras. Pero minamaliit lamang ito ni Mark dahil kung magaling daw ang security dapat nakita na nila ang algorithm na nakasulat lang sa bintana ng dorm nila na dapat mas maaga pa sa 4 oras. Isang araw binisita si Mark ng kambal na si Cameron at Tyler Winklevoss galing sa grupo ng Porcelian at ipinaliwanag nila sa binatang si Mark na may ginagawa silang social network na hindi pa tapos dahil ang programmer nila ay graduate na at nagtatrabaho na ngayon sa Google, kaya kailangan nila ng bagong programmer para may pagpatuloy ito at si Mark ang napili nila. Ang social site na ito ay tinatawag nilang Harvard Connection at dito pwedeng gumawa ang member ng sariling page, interest, bio, at pwede mag-post ng mga larawan. Ipinaliwanag din ng kambal ang kaibahan nito sa Friendster at MySpace na ibang setup at hindi katulad sa dalawang social sites dahil exclusive ang gagawin nilang ito at pwedeng gumawa ang member ng sarili niyang page. Ang gustong mangyari ng kambal na gagawa lang si Mark ng website at ilista lahat ang gagamiting code nito pero hindi pa natapos magsalita si Cameron pumayag na agad si Mark na magtrabaho sa kanila kahit hindi pa nila napag-usapan ang terms nito. Pagkatapos pumunta si Mark sa kaibigan niyang si Eduardo at sinabi ang idea sa social network pero hindi niya lang ginamit ang idea na nalalaman niya galing sa kambal kundi dinagdagan pa niya ito ng mas maganda at nag-offer ito ng term sa kaibigan ng 70-30 at si Eduardo ang magiging CFO o Chief Financial Officer sa company na itatayo ni Mark. At simula noon hindi na nakipagkita si Mark sa Winklevoss Brothers at lagi na lang niya itong tinatanggihan pag gusto makipagkita sa kanya dahil nag-umpisa na itong gumawa ng sarili niyang programming at coding para sa ginawa niyang network site na sa panahong iyon ay tinatawag pa nilang The Facebook. Dumating ang January 11, 2004, si Mark Zuckerberg ay ni-register na ang The Facebook domain sa network solution. At noong February 4, 2004, nagdagdag siya ng option para sa relationship status at interested in at pagkatapos idinagdag niya sa site ang co-founder and CFO na kaibigan niyang si Eduardo Saverin ngunit hindi kasali ang kambal dito. Pagkatapos niya maidagdag ang mga kunting bagay sa website naka-live na agad ang ginawa niyang social site na The Facebook at nangulikta na lang si Mark ng mga email para may padala sa kanila ang link ng website para makilala agad ang The Facebook.
Pagkalipas ng 36 hours na naging live ang The Facebook, nalaman ito ng kambal kaya nag-umpisa na silang tumawag ng mga abogado para makatulong sa kanila dahil ang pagkakaalam ng kambal sa kanilang idea ang website na yon at ninakaw lamang ni Mark. Samantala, magkasama ang magkaibigang Mark at Eduardo at nung umuwi sila sa dorm, nagbalak na si Wardo na i-monetize ang website para magkapera sila agad sa paglagay ng mga advertisement dahil sa panahong yun meron ng 4,000 members ang The Facebook. Pero ayaw ni Mark ang idea na magkaroon ng pop-ups ng mga advertisements ang website dahil mawawala ang ganda nito at hindi pa nila alam kung ano ang The Facebook at ano ang kinalabasan nito dahil masyado pang maaga para maglagay ng mga ads. Tinanong siya ni Wardo kung kailan ba talaga matatapos ang The Facebook at sinagot naman siya ni Mark na hindi ito matatapos. 10 araw pagkatapos may launch ang The Facebook, nakatanggap na agad ng sulat si Mark galing sa abogado ng Twin Winkle Boss na nagsabing ninakaw niya ang idea ng social network site nila at nag-alala si Wardo dahil pwede silang mahaharap sa legal action dahil dito. Pero parang bale wala lang ito sa binatang si Mark at sinabi sa kaibigan na siya lang ang mahaharap sa legal action at walang kinalaman si Wardo. At ipinahayag niya kay Wardo na wala siyang ninakaw sa kambal kahit ang code nila wala siyang ginamit sa mga ito at isa pa lumapit ang kambal sa kanya at nagpahayag lang ng idea ngunit mas maganda ang naisip niyang idea kesa sa idea ng Winkle Boss Twins. Ang kasunod na tagpo, gusto ni Mark na mag-expand ng The Facebook sa Yale at Columbia University kaya nagpatawag siya ng meeting kasama ang roommate niyang mga programmers din na si Dustin at Chris at binigyan niya ito ng kanya-kanyang mga gawain. At ngayon official niyang sinabi na si Eduardo ang CFO at merong 30% sa company, si Dustin ang vice president at head ng programming at meron siyang 5% sa company samantalang si Chris ang director sa publicity at ang kanyang compensation ay magdepende sa resulta ng tinatrabaho niya at bago natapos ang meeting idinagdag ni Eduardo ang Stanford para sa expansion. Nalaman ng kambal ang nagaganap na expansion sa 3 university kaya sinubukan nilang lumapit kay Larry Summers ang presidente ng Harvard pero hindi sila pinakinggan at sa halip ininsulto pa sila ng matanda, nagpaliwanag ang kambal na ang idea nila ay magkakahalaga ng $1,000,000 pero lalo pa silang minamaliit nito kaya umuwi na lang ang kambal na wala ng pag-asa. Ang kasunod na tagpo, nag-set up ng meeting si Mark at Eduardo sa isang Sean Parker, ang batang founder ng Napster na isang music industry company na sa pagkakataong yun ay nasa bankruptcy ang company nito. Habang nag-aantay sila kay Sean, nagdalo na naman ang dalawang magkaibigan dahil ipinipilit ni Eduardo ang maglagay ng ads sa website at hindi na nila kailangan si Sean. Dahil siya ang CFO ng kumpanya, gusto niya itong gawin ngunit ayaw pa muna ni Mark dahil ang The Facebook hindi pa handa maging business site sa panahong iyon dahil bago pa lang ito. Gusto ni Mark na makipagkita kay Sean dahil itinayo ni Sean ang kumpanya niyang Napster nung 19 anyos pa lang ito kaya kailangan ni Mark makakuha ng dagdag pang kaalaman sa pagpapatakbo ng company niya galing sa binata. Hindi nagtagal dumating na si Sean at ipinaliwanag niya lahat ang alam niya tungkol sa business at nagtanong si Eduardo sa binatang si Sean kung sino ang tama sa kanila ni Mark dahil siya gustong maglagay ng ads sa site at si Mark naman ay ayaw. Ipinaliwanag ni Sean sa binatang si Wardo na hindi pa oras at masyado pang maaga para sa ads dahil hindi pa nila alam ang kinalabasan ng The Facebook at wala pa silang idea kung anong mangyari nito at ang alam lang nila ay nagugustuhan ito ng mga tao sa ngayon dahil patuloy ng dumadami ang members nito at hindi dapat sirain ng ads ang ganda ng social site at ito din ang sinasabi ni Mark sa kanya. Bago umalis si Sean, sinabi nito na tanggalin ang The Facebook lang dapat ang pangalan nito na siya din naman ang kinainis ni Wardo dahil isang salita ni Sean ay nakikinig agad si Mark ngunit pag siya ang nagsasalita ayaw itong pakinggan. Nagpas siyang lilipat si Mark sa California at doon na magpatayo ng headquarters ng Facebook dahil mas mabilis ang pagpatakbo ng kumpanya doon at bago ito umalis nagdagdag pa ang binata ng mga programmers at nagdagdag din si Wardo ng $18,000 sa company para magamit sa pag-set up ng headquarters at servers ng Facebook doon. Nung nakalipat na si Mark sa California, isang araw sa headquarters ng Facebook, hindi inaasahan na ligaw si Sean Parker doon at dito na nag-umpisa ang pagiging malapit ng dalawa samantalang si Wardo naman ay merong intern sa New York at hindi sumama sa California. Si Sean ay mahilig sa nightlife at mahilig sa party kasama ang mga kababaihan kaya nung naging malapit sa kanya si Mark, sumasama din si Mark sa mga bar dahil kailangan niya ang idea ni Sean para sa Facebook at nangako si Sean na tutulungan niya si Mark na may pasok ang Facebook sa dalawang kontinente ng mundo at dito na niyaya ni Mark si Sean na tumira sa apartment kasama ang grupo. Samantala ang kambal ay nalaman na nila na lalong lumalaki ang Facebook kaya lalo silang nagalit at nagpas siya na mag-akyat na ng kaso sa federal court para kay Mark Zuckerberg. Balik sa headquarters ng Facebook sa California, nag-set up na ang grupo ni Mark ng office kung saan nagtatrabaho ang mga programmers samantalang si Sean hindi rin nagpapahuli sa pagpapasok ng mga babae sa loob. Isang gabi dumating si Eduardo galing sa New York at basang-basa ito dahil sa lakas ng ulan na dapat susunduin siya ni Mark sa airport pero sa sobrang pagod ng binata sa kaka-program sa Facebook nakatulog ito at nakalimutang darating si Wardo. Nag-init na naman ang ulo ni Eduardo nung nakitang nandoon si Sean at may mga babae pang naglalandian habang nagtatrabaho naman ang iba at walang ginagawa si Sean kundi ang mag-utos lang sa mga programmers. May ambag si Wardo sa kumpanya dahil siya ang CFO at naglagay siya ng $1,000 sa pag-umpisa pa lang nila ni Mark at nagdagdag ito ng $18,000 bago lumipat si Mark sa California. Alam din niya ang mga hindi magandang gawain ni Sean kaya hindi siya komportable na makatrabaho ang lalaki dahil hindi maganda ang reputasyon nito lalo na sa bumagsak niyang kumpanya na Napster. Nag-uusap ang dalawang magkaibigan at sinabi ni Wardo na ayaw niyang makasama si Sean sa kumpanya nila pero hindi ito pinansin ni Mark sa halip sinabi niya sa kaibigan na kailangan niya si Wardo at gusto ni Mark na nandyan lang siya dahil mabilis ang paglaki ng Facebook at kung wala siya baka maiiwanan siya ng kumpanya.
At maya-maya pa ay nabanggit ni Mark sa kaibigan na meron silang meeting sa investor at si Sean ang nag-set up nito na lalong ikinagalit ni Eduardo dahil dapat sa kanya ang trabahong iyon. Sinabi ni Mark na kailangan na nila ang investor at wala si Wardo sa California kaya si Sean ang gumawa sa dapat gawain ni Wardo na pag-set up ng meeting sa mga investors. Nagpaliwanag si Wardo na nasa New York siya at naghahanap ng advertisers para sa site pero tinanong naman siya ni Mark kung kumusta ang paghahanap niya doon na nagresulta na rin sa pananahimik ni Wardo dahil wala naman talaga siyang nahanap ng mga advertisers. Ang kasunod na tagpo pumunta si Eduardo sa bangko para may freeze ang bank account ng company ng Facebook at may cancel lahat ng checky at pagkatapos umuwi ito sa kanila kahit papinigilan siya ni Mark na manatili sa California. Samantala si Sean at Mark ay pumunta sa meeting nila ng investors at hinanap si Eduardo ng mga ito dahil siya dapat ang nandoon sapagkat malaki ang share nito sa company at siya din ang CFO pero mas pinili ni Eduardo na umalis at umuwi sa kanila kahit pinigilan ito ni Mark. Nung nalaman ni Mark na naka-freeze na ang bank account ng Facebook, tinawagan niya agad si Eduardo na galit dahil kung wala ang pera na yun hindi makakagalaw ang site at mag-down ang servers dahilan na mag-crash ang system at mawala lahat ng pinaghirapan nila. Si Eduardo ay bata pa ang pag-iisip sa mga panahon na yun at inamin niyang kailangan niya ang atensyon ni Mark dahil hindi siya nito pinakikinggan kaya niya ito ginawa. At habang nag-uusap ang dalawa, ibinalita ni Mark sa kanya na meron siyang magandang balita na si Peter Thiel ay nag-invest ng kalahating $1 million sa Facebook at nag-set up na ng office at nag-re-incorporate sa kumpanya. Gusto ng kumpanya ni Peter Thiel na makipagkita kay Eduardo at kailangan nila ang signature ng binata kaya sinabi ni Mark na kailangan lumipad agad pabalik si Wardo sa San Francisco dahil kailangan niya ang kanyang CFO. Samantala sa apartment ng grupo, walang pinagbago ang binatang si Sean at patuloy itong gumagawa ng party at nagdadala ng mga kababaihan doon. Dumating si Eduardo sa Facebook office ng San Francisco, California at nalaman niyang tumaas ang shares niya galing sa 30% ngayon naging 34.4% tapos si Mark ay mayroong 51% shares, si Dustin Moskovitz ay may 6.81% at ngayon nagkakaroon na rin ng shares si Sean Parker na 6.47% pero hindi na nagreklamo pa si Eduardo. Pati na rin ang investor ng Facebook na Peter Thiel ay mayroong 7% shares sa company at masaya siyang pinirmahan ang mga documents na hindi binabasa at wala man lang kasamang lawyer. At pagkatapos umalis na naman siya at umuwi sa kanila hanggang sa lumipas ang mga araw at ipinatawag siya ulit sa office at doon niya nalaman na sa lahat ng shareholders ang kanyang shares lang ang bumaba sa 0.03% dahil napunta sa mga bagong investors ang iba niyang shares. Galit na galit ito nung nalaman niya at sinugod niya si Mark kahit naka-wired in pa ito sa program at samantalang si Parker naman ay nangingialam dahil shareholder na rin siya sa kumpanya at hindi niya nagustuhan ang ginawang pag-freeze ni Wardo sa bank account ng Facebook. Sinabi ni Mark kay Wardo na pumirma siya sa unang kontrata na hindi nagbabasa sa terms at dahil dito nagbanta si Wardo na babalik siya para kunin ang lahat at hindi lang ang 30% company share niya kundi ang buong kumpanya. Bago siya umalis lumapit si Parker sa kanya at binigyan ito ng checky na nagkakahalaga ng $19,000 na galing sa naka-freeze na bank account ng Facebook na kagagawan din ni Wardo at ito ang halagang binitawan ng binata sa pag-umpisa pa lamang ng Facebook kaya muntik nang upakan si Sean ni Eduardo. Hindi rin nakatakas sa mga mata ni Mark ang ginawang pang-iinsulto ni Sean sa kaibigan niya at hindi ito nagustuhan ng binata. Habang nag-usap ang dalawa, iniba na naman ni Sean ang usapan at nag-imbita ito kay Mark na meron siyang gagawin party na naman kasama ang kababaihan pagkatapos ng trabaho nila at sa parehong oras nakuha na ng Facebook ang 1 million members. Sa gabi sa oras ng party na ginawa ni Sean kasama ang kababaihan, syempre kasama na din ang pinulbos na bato ni Darna. Bigla na lang may mga pulis na dumating at nahuli pa si Sean na merong pulbos na bato sa kamay nito at may kasama pang menor de edad na babae. Habang si Mark ay nagtatrabaho pa sa opisina, tumawag si Sean at nagbabalita sa nangyari at nag-alala si Mark dahil lalabas ito sa mga balita at masisira ang company ng Facebook sa kagagawa ni Sean. Pinagdudahan ni Sean si Wardo or Eduardo ang kasabuat sa nangyari pero hindi sumang-ayon si Mark at nagsinungaling si Sean kay Mark na na-set up lang sila dahil wala naman daw silang dalang pulbos na bato pero ang totoo dala naman talaga yon ng mga kasama niya at ang malala pa dito ay isinama ni Sean ang mga babaeng intern ng Facebook. Pagkatapos ng lahat na ito, nag-file na ng kaso ang kambal para kay Mark at nag-file din si Eduardo ng kaso para sa kaibigan niya kaya dalawa ang hinarap na kaso ni Mark sa panahong iyon. Sa kasalukuyan ng pagharap ng kambal laban kay Mark sa opisina ng abogado nito, inaangkin ng kambal na idea nila ang paggawa ng Facebook at ninakaw lamang ito ni Mark galing sa kanila. Hindi na nakatiis si Mark at tinanong nito ang kambal kung meron ba silang nakikitang code nila na ginamit nito sa Facebook at sinabi din niya sa abogado ng kambal na kung sila talaga ang naka-invento ng Facebook, dapat sila ang gumawa ng Facebook kaya hindi na makapagsalita ang kambal at para na lang itong Nabila Ocon. Patuloy na nag-uusap ang magkabilang grupo sa opisina ng abogado ni Mark para malaman nila kung kailangan ba nila itong iakyat sa korte hanggang sa nakapagdesisyon ng grupo ni Mark na aayusin na lang ang lahat ng ito at hindi na kailangan pang maiakyat sa korte at pagkatapos ng pag-aayos si Cameron at Tyler Winklevoss ay tumanggap ng $65 million at pumirma ng non-disclosure agreement at si Eduardo Sabering nakatanggap ng hindi tiyak na halaga kung magkano at binalik ang pangalan niya bilang co-founder ng Facebook. Kung umabot ka sa part na ito at hindi pa nakapag-subscribe sa channel, mag-subscribe ka na para mapanood mo pa ang darating naming mga recap video at huwag kalimutan mag-iwan ng like sa video na ito para matulungang lumago ang channel at patuloy pa kaming makapaglingkod sa inyo. Hanggang dito na lang tayo sa episode na ito. Maraming salamat at magandang araw.